ang mga bagong bounty ng Straw Hat Pirates ay nireveal na sa bagong chapter. Kaya isa-isahin natin ang kanilang mga bounty at kanilang mga nagawa sa raid ng Onigashima. Unahin natin si Zoro. Si Zoro ay nakipaglaban din sa dalawang emperor sa rooftop ng Onigashima. At pagkatapos ito ay tinalo niya ang number 1 sa all-star ng Beast Pirates na si King. Ang bounty ngayon ni Zoro ay 1 billion 101 million berries. Na ngayon ay may pangalawang pinakamataas na bounty sa Straw Hat Pirates. Si Jinbe ang tumalo sa pinakamadaldal na membro ng Toberopo na si Huso, na dati rin palang member ng CP9. At pagkatapos ito ay tumulong din si Jinbe na patayin ang sunog na ginawa ni Kanjuro sa Onigashima Castle. Si Jinbe ang mayroong pangatlong pinakamataas na bounty sa Straw Hat Pirates at ito ay 1 billion 100 million berries. Si Sanji na nagpabugbog kay Black Maria at pagkatapos ay nilabanan ang number 2 ng All-Star ng Beast Pirates na dati rin pala member ng Mad Scientist na si Queen. Si Sanji ngayon ay may pang-apat na pinakamataas na bounty sa Straw Hat Pirates at ito ay 1 billion and 32 million berries. Si Robin na bubugbog sa isa sa member ng Toberopo na si Black Maria ay nagkaroon ng bagong bounty na 930 million berries. Si Usopp na naging Diyos sa Dressrosa ay tumakbo ng tumakbo kila Page 1 at Ulti sa Onigashima habang inaatake ni Usopp ng Kibi Dango ni Tama ang mga bibig ng mga gifters. Si God Usopp ay mayroon na ngayong 500 million berries na bounty. Si Franky na nakipaglaban at tumalo sa isa sa member ng Toberopo na si Sasaki ay mayroon ng bounty na 394 million berries. Si Brook na gustong makita ang panty ni Black Maria ay iniligtas si Robin sa Onigashima. Si Brook ay may bagong bounty na 383 million berries. Si Nami na nagkaroon sa Onigashima ng bagong deal ay na-upgrade ang climb attack sa Onigashima at ito ang ginamit niya para taluhin ang isa sa member ng Toberopo na si Ulti. Si Nami ngayon ay nagkaroon ng bagong bounty na 366 million berries. Nalaman natin na si Chopper ay mainitin din pala ang ulo dahil kapag tinawag pala siya na Tanuki ng maraming tao ay nananampal pala siya ng Yonko Commander. Si Chopper ang nakalikha ng gamot sa Mami Virus ni Queen sa Udon. Nakagawa rin si Chopper ng antidote sa Ice Oni Virus ni Queen sa Onigashima na sumagip ng maraming buhay ng Samurai Alliance. At dahil dito ay gumawa ng history sa bounty system ng One Piece si Chopper. Dahil 10 beses na mas mataas na ang bounty ni Chopper para sa dati niyang bounty. 100 berries times 10 equals 1,000 berries ang bagong bounty ni Dr. Chopper. Hindi si Baggy ang leader ng Cross Guild at naging bagong emperor si Baggy dahil sa maling akala ng mga Marines. Si Crocodile ang founder ng Cross Guild. Si Mihawk ay naka-receive ng invitation galing kay Crocodile para mag-join dito at ito ay tinanggap ni Mihawk. At dahil ang mukha ni Baggy ang nasa gitna ng Cross Guild feature ay inakala ng mga Marines na si Baggy ang leader ng Cross Guild. May mga nakapag-predict na ng mga fans ng One Piece na si Crocodile talaga ang leader at founder ng Cross Guild. Dahil si Mihawk ay hindi interesadong mag-lead ng kahit anong grupo. At ito ang dahilan kung bakit walang sariling crew o tauhan si Mihawk. Maaring pumayag si Mihawk sa invitation ni Crocodile dahil magkakaroon na naman ng chance si Mihawk na manghunt ng mga Marines. Dahil si Mihawk pala ay kilala bilang Marine Hunter dati bago siya naging Shichibukai. At maaring alam to ni Crocodile kaya napapayag ni Crocodile si Mihawk na mag-join sa Cross Guild. Ang paglagay naman ng mukha ni Baggy sa gitna ng Cross Guild photo ay maaari ding plano ni Crocodile para isipin ng mga Marines na si Baggy ang leader ng Cross Guild at si Baggy ang tatargetin ng World Government. Ganito din ang ginawa dati ni Crocodile noon sa Baroque Work. Siya ang leader na kilala na Mr. Zero pero tago ang pagkatao ni Crocodile. Ni-reveal na din ang bagong bounty ng Cross Guild. Si Mihawk na strongest swordsman at kilala din pala bilang Marine Hunter ay may bounty na mas mataas pa kaysa sa dalawang bagong yonko na si Luffy at Baggy. Dahil ang bounty ni Mihawk ay 3 billion and 590 million berries. Ang isa sa bagong yonko na si Baggy the Clown na may totoong Will of D ay may bounty naman na 3 billion and 189 million berries.
Si Crocodile naman na pinaniniwalaan pa rin ng marami na dating babae dahil sa maraming teori ay mayroong bounty na 1 billion and 965 million berries. Sa huling part ng chapter ay nakatanggap ng tawag ang Revolutionary Army at nagpakilala ang tumawag sa kanila na si Sabo. Kung bago kayo dito sa aming channel, please hit the subscribe button para mabalikan ninyo ang aming mga videos. Sama nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming uploads. Meron kayong tanong or topic na gustong i-discuss? Ilagay nyo lang sa comment below. Thank you for watching and kita tayo sa next video.